Sa gitna ng paghahanda para sa kauna-unahang parliamentary elections ng BARM, magbabala ang COMELEC laban sa mga posibleng aberya o irregularidad na dapat umanong bantayan. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa May 12, 2025, hindi lang ang national and local elections ang pagkakaabalahan ng COMELEC, kundi pati ang kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nagtipon sa COMELEC ang iba't ibang partido sa BARM para sa Multi-Party Democracy Summit. Dito nagbabala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa posible raw mga irregularidad na dapat bantayan. Vote buying, terrorism, katulad po ng violence, ilalagay ang mismong botohan sa tabi ng bayan ni bahay ni Mayor. Susunugin ang mga paaralan upang hindi mo doon makaboto. Yan na po yung nangyayari at paulit-ulit na nangyayari dyan, lalong-lalo na sa inyo sa Bangsamoro. Hindi po namin papayagan ang lahat ng yan. Pagtitiyak ni Garcia, we will never hesitate to use the full powers of the COMELEC under the Constitution para siguraduhin na walang masasakripisyong buhay at lahat makakaboto. Isa sa dumalawang acting governor na Maguindanao del Norte at military chief ng Moro Islamic Liberation Front. One assurance namin is kung sino man ang gustong manggugulo, we will not participate on that. We will invoke the principle of Islam on this because fraud, rigged, and all kinds of fraudulent is against Islam.